maganda naman din sa DHA gummies natin, 'di ba? May strawberry flavor 'to, 'di ba? Ang problema kasi sa bata, maraming mamimili ng kakainin. Oo, tapos gagawin anak ko. Yung anak ko mula yata nung ano siya matatutong kumain hanggang 20 years old, Jollibee. Diba? Lahat ng Jollibee. Pag pumunta ng Jollibee, spaghetti, chicken, nuggets, lahat. Orderin noon, kaya ang taba niya. Pero malnourished siya, di ba? Wala namang magawa kasi alam gustong kainin. Dahil sa naisip, dahil na hindi maganda yung diet niya, naisip namin paano ba ito? So, paano namin susupport yung kanyang immune system para hindi siya sakitin? Eh, yun nga, binigyan namin ng vitamins. Pero syempre, sipunin pa rin, no? Di ba? Parati siyang sinisipon. Tapos, dahil sa taba niya, dahil sa diet niyang hindi maganda, para siyang lethargic, parang walang buhay, tamad, di ba? So, yun. Dahil nga din na hindi maganda yung diet niya, so yung stomach, yung flora ng tiyan niya, yung probiotics o microbiota, hindi rin maganda. And so, therefore, kahit bigyan namin ng vitamins, hindi rin na-absorb effectively. So, yun ang disadvantage. Buti na lang, maswerte kayo, na Chantal distributors at saka yung mga kakilala natin, aware na tayo ngayon sa Dr. Vita DHA with vitamin B complex and zinc. Ang maganda dito nga, sabi nga nila masarap daw siya kasi ano siya, milk flavor strawberry. Strawberry milk flavor. Kainaman at exposed tayo dyan, and so we can, kayo na may mga anak na ngayon lumalaki pa lang, kapapanganak pa lang, at least mababantayan nyo maigi yung anak nyo. Ah, mabibigyan nyo ng tamang supplement kasi nga exposed kayo sa Dr. Vita DHA gummies. So alam naman nyo, I'm sure alam nyo lahat being distributors na ang Dr. Vita DHA is has zinc gluconate. And we have discussed extensively. Parati natin may usapan ng zinc. Kasi halos lahat ng Dr. Vita product may zinc ata. May B-complex din siya. Kasi nga, ang B-complex, laging lahat nasa produkto din halos. Kasi nga, ang B is the vitamin of life. So essential na nandyan siya sa mga produkto ng Dr. Vita. Of course, ating paboritong probiotics. Kasi diba ako naniniwala na kaya marami sa inyo sa mga Chantal, di ba, users ng S77, eh hindi na COVID dahil sa probiotics. Yung DHA, alam nyo, improve brain sensitivity. O sige na nga, paano? Pagka may buyer ka, sige nga, explain mo bakit may importante yung DHA. So today, yun ang pag-uusapan ko extensively. Yan lang ang pag-uusapan ko sa hapong ito. Diba? Pag-uusapan natin ang brain development. So pagka upon conception, kware, no, pinanganak na yung fertilize yung egg. So yung tawag doon, conception. Mula conception hanggang 2 years old, ang bilis ng growth development, rapid ang brain development ng bata, di ba? Yung process ng brain development niyan, importante. Kasi yan ang magdi-determine kung ang bata ay mahusay sa eskwela, kung mahusay ang magiging relationship niya sa community, kung magkakaroon ng topak yan, di ba? So, importante na babantayan mo ang development ng brain in the first few years of life. So, at birth, kapanganak, ang brain is about the 1/4 of the size of an adult brain. Ang adult brain about 1/4 kilo. 1/4 ng 1/4 kilo, about divide by 4, mga 300 grams lang ang brain ng baby. After 1 year old, lalaki yan, dodoble, 600 grams na. Palaki ng palaki, by the age of 3, 80% na ng size ng adult na brain. Tapos by age 5, 90% na ng brain, ng size ng brain ng adult, ang size ng brain ng bata. The brain is actually the command center of the human body. Diba? Diyan nagsisimula ang lahat ng processes sa ating katawan. Yung pagbeat ng heart mo, brain nagsisimulang gagaling yan. Yung paghinga mo everyday, brain nagsisimula. Yung pagdakdak ko ngayon, Diyos ko, sa brain ang gagaling lang yan. So ang baby, pagkapanganak, yung brain cells niya, andun na lahat. That will last her for a lifetime, or the child for a lifetime. Electric breaker. Alam niyo, sinulat ko yan kasi hindi ko maalala ko anong tawag dyan. Electric breaker. So yung kuryente ng bahay, lahat dyan nagsisimula ng gagaling. Maraming cordon, maraming wire all over the house. Tapos may mga plug, di ba? Para makapanood tayong TV, para makapagbukas tayong ilaw. Parang ganun din ang brain, di ba? Kailangan sa brain, ang brain, nakakonect din sa iba't ibang parte ng katawan.
katawan natin, di ba? Kasi otherwise, kung may brain ka nga, wala namang koneksyon, kung may circuit breaker ka nga, wala namang kuryente, hindi para sa, hindi para under yung plug mo. So, importante yung mga koneksyon na yan. So, ang synapses and axons kung tawagin yung mga yan, yan. So, may communication yan, yan yung wire ng brain natin, yan yung wire ng body natin, di ba? Dahil dapat yan, wala brain, magko-communicate through these wires, ito, yan, yan. So, wires na yan, tapos, dito sa isa ilalim na ito, yan ang parang signaling. Oops, may communication galing sa brain. So, kunwari gusto kong tumayo galing sa pagkakaupo, sasabihin ng brain sa akin, dun sa muscle ko, uy, tumayo ka. So, ngayon, igagalaw mo yung paa mo para tumayo. So, importante ang connection na yan sa katawan natin from the brain. Otherwise, walang function na mangyayari. So, briefly, ginanong ko lang to. Pagkapanganak mo, di ba marami ka ng ano, tawag dito, kasi dito makikita lang natin yung development ng brain. Kaya bakit, and it will tell us, bakit importante ang DHA? Pagkapanganak ng baby, di ba, sa katerbang neurons na yan, isabihin niya yung cells ng brain natin, di ba? Tapos 50 trillion synapses. Pag sinabing synapses, yan yung communication mula brain papunta sa katawan natin, di ba? At birth na nangyayari. So, puro reflexes lang ang nangyayari dyan pagkapanganak natin. Ngayon, from age 0 to 2 years old, di ba, magsa-start ng magkaroon ng development ng brain. Yung myelinization na yan. Yan yung parang binabalot niya yung cells ng brain, di ba? Pag binalot niya, ang value niyan is to protect the axons. Ngayon, ang axons ng brain. Ang important, ang ibig ko lang ipalabas diyan is pagkaiyaan, yung myelinization diyan, yung importante diyan, yung DHA or omega-3 fatty acid. Pag walang omega-3 fatty acids, hindi yung mga function dito sa kanan na nagkakaroon ng motor development, iaangat ang ulo, di ba nakakalakad by 12 months, lahat yan maa-alter, madi-delay. So yung cerebellum tsaka prefrontal cortex, they continue to make neurons. Yan yung tawag dito neurons, yan yung cells ng brain. So pagka yan, yung DHA, kulang, yung cerebellum na yan tsaka yung prefrontal cortex na yan, hindi magde-develop properly, madi-delay ang development. So itong mga nasa kanan, pag-angat ng ulo, paglalakad, magsalita ng mga kung maliliit na short words, madi-delay sa bata. So importante na may DHA ka para yung cerebellum tsaka prefrontal cortex na yan at tsaka yung myelinization na yun na pangyayari sa, na nagaganap sa utak natin, mag-function properly. Para mag-function properly yan, kailangan may DHA. Pag walang DHA, hindi yan gagala, hindi yan mangyayari, kaya hindi rin magkakaroon ng development sa bata. So yun ang value ng DHA. Importante siya sa processes ng myelinization, development ng brain, ng brain, ng prefrontal cortex, para mangyari yung makalakad yung mata, makapagsalita ng mga short words. So by the age of 2 to 3, more synapses are developed. Rapid ang development ng brain, di ba? Lumalaki ang brain, 80% na by the age of between 2 to 4 years old, di ba? Kaya at this point, nakakalundag-lundag na yung bata, kasi toddler na yan, di ba? Di ba? Nakakasalita ng mga maliliit na words, nakakapag-buo na ng sentences, di ba? Nakakalakad na hindi natutumba tsaka hindi na masyadong inaalalayan. Ang problema na naman pag yung mga DHA importante sa formation ng neurons, ng mga synapses na yan, ng communication ng brain through the muscles of the legs, di ba? Muscles of the hands, di ba? Parang ganun. Pagka wala kang DHA, hindi magde-develop yung mga synapses tsaka yung neurons na yan effectively or accordingly, di ba? So, ang nangyayari, hindi siya makaka-hop and skip. Hindi siya makakasalita ng complete sentences. Hindi siya makakalakad na short lang ang distance na malakad ng bata, tutumba na. Because hindi nga adequate, baka hindi nga makatayo. Dahil nga kulang sa DHA na nagkoko na importante sa formation ng neurons and synapses. Doon pala valuable ang DHA. 4 to 7 years old, di ba? Halos malaki na yung brain ng bata. Sinalaki na halos ng brain ng adult. So marunong na siya makipaglaro, di ba? Nakikipag-compete na mag-drawing, di ba? Tapos
maging cooperatives kasama ibang bata. Ang problema, wala pal kulang ang DHA. Hindi mangyayari ang mga nangyari nandyan sa kanan na yan. Magbilang siya, magbasa, makarecite ng alphabet. Hindi mangyayari yan kasi kulang ang DHA na importante sa development ng brain. So, ganun ka-valuable ang DHA. Pagdating ng 7 to 9 years old, kailangan ng bata ito na nagagawa. May mga fine skills na yan. Ibig sabihin, nakaka-drawing na yan, di ba? Nakakasubo na ng sarili niya. Dapat maigi yung hindi na natatapon. Diba? Kasi dati, pagbabata. Tapos, na-identify nila yung reality, tsaka fantasy, yung hindi totoo, tsaka totoo, diba? Tapos, nakaka-recognize siya na ng numbers. Marunong na siya sa math, diba? Tapos, marunong na siya magrason. Magdadahilan ng bata sa'yo. O, bakit ayaw mong kumain? Yan yan, say na, antok ako. O, yun. So, alam na ng bata yan. Dahil yan sa function ng frontal and temporal lobes. Ang problema, hindi rin mangyayari yan kung kulang ka sa DHA dahil importante ang DHA para mag-develop ang frontal at temporal lobes na yan. So pag 9 to 10 years old, halos adult size yung size ng brain. So andyan na yung mga sexual characteristics, di ba? Tapos nagkakaroon ng changes sa body kasi adolescent na yan. Nagkakaroon na ng boobs, medyo nagkakaroon ng pubic hair, di ba? Unti-unti. Pagka na naman walang DHA, which is important sa development ng brain, nagkakaroon ng damage, ng frontal lobe damage symptoms. O nag-delay ang development ng ibang processes ng katawan, di ba? So pagka may problema ang frontal lobe, hindi nag-develop maigi, medyo may kahinaan ng isang part ng bad side ng body niya, ng face niya o ng body niya. Pwedeng depressed yung bata, di ba? Hindi siya masyadong maganda ang sense of taste and smell. Medyo mahina ang pangdinig, bingi. Madaling madistract, baka ADHD, meron siya. Medyo may behavioral changes, sumpungin, masungit, di ba? Meron bursts. O gano, di ba? May mga batang iyakin sobra. Di maintindihan kung bakit. Diba? So, ibang bata na didepress. Hindi masyadong nag-develop ang frontal lobe. And this is because baka kulang sa DHA. Kaya importante ang DHA. Ang DHA, marami siya sa frontal lobe. Dito sa part ng brain na yan. So, pagkakulang, dapat marami siya doon. Pagkakulang ang DHA doon, walang pangyayaring ganyan. Kaya magde-develop effectively ang kanyang sexual development or properly ang development ng sexual development niya. Hindi magde-develop properly sa kanyang sexual development. So pagdating na 11 to 14 years old, adolescent na, di ba? Early adolescent. So dito na nagde-develop yung tinatawag na limbic system. So yan ang mga related sa mga emotions, di ba? So dyan papasok yung sumpungin, 14 years old, di ba? 11, 14, na yan na. Sumpungin, madaling irritable, di ba? Kung mahusay na sila sa reasoning, abstract thinking, nakaka-impluensya na sila ng mga kapwa nila, di ba? Kasi yung iba, 14 years old, influencer na. Mas conscious na sila sa mga katawan nila. So, tsaka mas dito sila nag-start ma-in-love kasi nga meron ng development nitong amygdala, hippocampus, and hypothalamus, yung mga bodily functions, di ba? Emotions. Hindi na naman mangyayari yan. Ang mangyayari, pagka walang development yan dahil kulang sa DHA, yung bata flat affect. Ibig sabihin parang walang pakialam sa mundo. So then minsan magtataka ka, bakit yung bata to? Parang walang pakialam sa mundo. Eh baka kulang sa DHA. Yun ang problema. So bottom line, all I'm saying here, kaya ako lang ito sinulat-sulat kasi gusto ko lang maintindihan natin na ito ang stages, ito mga edad na to, ang dito nagde-develop ang gantong parte ng brain, lahat yan, pag kulang yung kulang ang DHA, lahat yan naaapektuhan. So yun ang ibig ko lang sabihin. So 15 to 17, myelinization ng brain, importante ang DHA sa myelinization. Pagka kulang na naman yan, di ba, magkakaroon ng identity crisis na matindi. Hindi niya alam kung ano siya, di ba? Sometimes you might be may attribute yung sexual preference ng mata sa kung pagka sa underdevelopment ng brain din ng prefrontal lobe, di ba? So yeah, nagkakaroon na siya ng romantic interest, di ba? Medyo diyan nag-experiment na. Yung mga ganyan hindi na din nangyayari, which is actually depende kasi pwede ka namang mag-experiment pero itetemper mo lang, di ba? Dahil sa influence ng parents. Pero, spontaneous yan basta nagdumapumasok sa ganyang edad ang isang bata at tama ang levels ng DHA niya.
So actually, dito, you will wish na sana kulang na yung DHA niya dyan. Kasi dyan siya magkakaproblema sa, pwede siya mag-drugs, pwede siya uminom, di ba? Doon may pagdadasa. Ayaw mo mag-shota, sana wala siyang DHA pagdating ng 15 to 17. So dyan niya nangyayari. Ito, so ang opposite niyan, pag kulang sa DHA, wala siyang interest sa mundo. Parang gano'n. Wala siyang interest sa ibang tao, di ba? Hindi siya, withdrawn siya, di ba? Wala siyang ano, plan sa future. Wala siya sa sarili, ganun, di ba? So yun, yan ang problema pagka kulang sa DHA. So 18 to 20, 21 years old, yan na. Yan na yung tawag dito. Mature na yung prefrontal lobe, di ba? Ito ang nagiging problema dito. Hindi naman problema, pero nagkakaroon ng tinatawag na synaptic pruning. Ang ibig sabihin lang dyan, kasi di ba, ang bilis ng growth and development ng brain mula ng pinanganak hanggang mag 2 years old. So, parang pakapal yung tinatawag natin gray matter. Tapos, pakapal yung mga synapses, yung mga communication man ng brain na pinakita ko kanina na parang kuryente. So, ngayon, ang mangyayari, yung brain mismo, yung body mismo, babawasan niya yan, yung mga synapses na yan. Kasi ang mangyayari, malilito ang utak mo. Parang ganito yan eh. Pagkaga mamamaliki ka, sulat ka ng sulat ng bibilin mo sa grocery, budget kulang. So, magtatabas ka ngayon, alisin mo, ay wag na to, hindi pa kailangan. So, ititira ng brain yung mga lagi mong kailangan. Tapos yung mga hindi masyado, inaalis ng brain yung communication. Tapos when you need it, tsaka na lang magde-develop ulit. Yun. So, yan yung synaptic pruning which happens at the age of, between 18 to 21 years old. Yun. So 22 years old onward, ayun na. Kumpleto na, may 500 trillion synapses, 'di ba? May mature na yung frontal, prefrontal lobe, lahat nandiyan na. Pero makamarunong na siya sa buhay, kumbaga, hindi na siya bata, 'di ba? Hindi na siya DHA gamis. Kailangan DHA for adults na siya. Ito naman ang problema. So 22 years old, ang kasunod naman diyan, yung bata dati, ngayon adult na. Is exposed to stress, depression, obesity, genetic predisposition, and other factors in life. So magkakaroon siya ngayon ng aging ng brain. At which point, kailangan para wag tumanda yung brain mo, ma-maintain mo yung health ng brain, kailangan mo na namang mag-supplement. E diba, doon, pasok na naman ang DHA for adults. So at a certain point, mag-shift ka from DHA gummies to DHA adults. Ang ibig sabihin lang, hindi namimili ang DHA, di ba? Yun. Ano ba yung DHA na yan? So, yun ang ano niya, di ba? Ang long name niya is docosahexaenoic acid, di ba? Ang DHA, fatty acid, omega-3 fatty acid. Fatty acid ka ng fatty acid, doktore. Ano ba yung fatty acid na yan? Para saan ba yan? Di ba masama ang cholesterol sa katawan? Bakit may fatty acids? So, ang term dyan, lipids, no? Lipid metabolism. Ito lang ang simpleng explanation kung bakit ano para sa kanya acid as fatty acids na yan sa katawan. Ang lipids o fatty acids ginagamit ng cells natin for metabolism. So for example, 'di ba, ang cells is made up of tissues and tissues is made up of organs and organs make up the body. So pag ang cells natin sa metabolism ng cells natin para mabuhay healthily ang cells natin, ginagamit niya ang fatty acids. One of which is omega-3 fatty acids or DHA in this case, but in this particular case. Yan ang ginagamit, kaya importante ang fatty acids sa katawan para ma-maintain ang health ng cells natin. Ginagamit natin ang fatty acid for energy. Kaya importante ang fatty acids sa ating katawan. Yan ang saysay niya. Ang DHA is a type of long chain omega-3 fatty acid. So maliwanag na, yan ang DHA. Hindi lang siya kung ano-ano. Ang DHA, sabi nga ng mga scientists, is essential for brain and actually eye development. So maganda rin siya sa heart, di ba? And DHA reduces inflammatory response. E di ba? Ano inflammation? Di ba? Chronic diseases, cancer,
Diba? So which means, valuable din ang DCA sa prevention ng cancer. But of course, sa adult, I want to concentrate on children. Diba? So yan, yan yun. Yan. So ang DHA, nakikita yan sa cell membrane. Diba? Alala nyo, cell, cell wall, cell membrane, nucleus. O nandun ang DHA. So in this case, sa brain at saka sa body, sa body natin, yung transmission ng impulses is facilitated by DHA. Diba? Yun ang saysay niya. So, ang DHA, problema, kahit na kumain ka ng isang kilong walnuts o isang kilong chia seeds or isang, isang galong borage oil ang inumin mo o evening primrose oil mo, hindi na mamanafaprocess ng body natin effectively. And so, therefore, kailangan mo talaga kumain, uminom ng DHA supplement. Buti na lang, merong Dr. Vita Gummies for Children, di ba? Kasi paano man papakainin ng evening primrose oil yung mga batang langis, di ba? So, mahirap. Ano man, what are the reasons why we have to give Dr. Vita DHA to children? So, number one, ang DHA supports growth and development, growth and brain function. So, for example, diba, yung kanina sinasabi ko nga, ang growth ng brain mula birth hanggang 2 years old, mabilis, diba? So, 60% ng brain is made up of fat. Diba? Tandaan, ang sa fatty acid is fat. Diba? So, fat is not all bad for the body. Diba? May fat na mabaganda sa body, one of which is omega-3 fatty acid, DHA in particular. So, 60% ng brain by fat. At tapos, ang omega, ang 10 to 15% ng fat na yan ay DHA. So, para saan naman yan? Para saan naman yung DHA na yan na nasa brain? Maganda siya sa sensory, pang touch, sense, di ba? Perception of vision, di ba? Cognition, para malaman mo kung ano yung nakikita mo, motor movement, di ba? So, yan ang gina-importante, ang DHA, para ma-develop ang functions na yan ng body natin. Diba? Ang DHA, rich parts of the brain. Diba sabi ko, yung prefrontal lobe, dyan maraming DHA. Diba? So, yan ang yung part ng brain na yan na maraming DHA and responsible for planning, problem solving, attention. Eh so, pagkakulang ang DHA yan, nga. Wala, lutang ang bata. Nasa eskwela, pero hindi hindi naka-focus sa teacher, di ba? Pag tinanong, 1+1, ang sagot, ma'am, may I go out? Kasi hindi siya capable of problem solving, di ba? So, kunwari, nadapa siya, hindi niya alam paano gagamutin ang gagawin sa sugat niya. Kasi wala siyang ganung sense, di ba? And this part of the brain that is that has plenty of DHA did not develop properly. So yan ang silsaysay kung bakit importante ang DHA. Pag hindi nag-develop properly dahil kulang sa DHA, lahat yan mawawala. So hindi maganda, hindi agad makakatayo, hindi agad makakapagsalita, di ba? So yun. Asa pa, ang DHA daw sabi is helps to improve membrane fluidity. Ang ibig sabihin lang, maganda ang transmission ng impulses sa mula sa brain hanggang sa effector organ. So for example, kunwari para magdabuhos ka ng tubig, di ba, mula ka sa second floor hanggang papuntang pababa. Pag tinapon mo maigi, maganda dire-diretso, di ba? Dumadalo yung tubig parang waterfall. Pero pag may mga kahoy na nakaulse. Tama yun, di ba? Nakaulse. Nakaputrod. Tapos, o kaya may bubong na medyo nakalabas. So, yung tubig, hindi dadali, dadaan muna dun sa kahoy, tatalsik, tapos, di ba, tawag dito, dadaan dun sa bubong, tatalsik, pag ganun, paiba-iba. So, hindi, nai-interrupt yung flow ng tubig. Ganun din sa brain. Pag kulang ka sa DHA, yung impulses from the brain to the effector organ, mare gusto kong tumayo, tapos o gusto kong taas yung kamay ko, pero may problema ako sa impulses ko dahil kulang ako sa DHA, mula sa brain papunta ng arm ko, hindi ko agad maaangat to. So for example, sabi ng brain ko, uy, iangat mo yung kamay mo. O kunwari, may hinawakan ako mainit.
may problema ang transmission ng impulses. Aba, nasunog, napaso na ako, hindi ko pa alam na mainit pala yun. So, yun na nangyayari. Pagkulang ka sa DHA. Well, ano yan ha? Exaggeration, di ba? But that is what I'm trying to express here. Na pinapaganda niya yung flow ng impulses para mabilis ang reaction mo, di ba? Parang sharp ka ba? Ginagawa kang sharp, di ba? So again, ang DHA improves school performance, reading ability, and spelling. No? So ibig sabihin, pampatalino ang DHA. Di ba? Ang kulang lang sa talino talaga ay ang computer ko. Dahil ang computer ko parating nagahang. So, kaya, itong computer ko, susunod, bibigyan ko ng DHA para umayos. Di ba? Yan. So, ang DHA also may improve reading and math skills, di ba? So, may ginawa study. Gumawa sila ng study. Ito ang pangalan ng study, DOLAB. DHA study ang tawag. Yung D dyan is DHA, di ba? So, gumawa sila ng study. Binigyan nila ng 600 milligrams na ang DHA ang mga bata, mga pupils for 4 months. Tapos, napansin nila, yung mga nasa baba nung klase, umakyat. 20% of them umakyat. Umakyat yung performance nila. May 3 weeks lang, di ba? In 3 weeks time, di ba? Tapos, binigyan din, in another study naman, binigyan din ng omega-3 yung mga bata araw-araw. Ang napansin nila, 81% dun sa mga estudyante nag-improve ang pagbabasa. 67% sa mga estudyante mahusay ng magsulat. Kasi di ba kasama yung motor skills yan. 74% gumahusay sa math. Pasensya na kasi nakagat ko itong ibabok. Meron gumagano na tissue. Sumasabit, ang sakit. 74% naman nag-improve sa mathematics. So, yun ang study na nagawa nila sa DHA. So, maganda rin daw ang DHA sa depression sa mga bata. Ang depression kasi sa mga bata, medyo umuuso na. Dati, hindi naman uso ang may nadidepress lang, di ba? Matatanda, mga iniiwanan ng tsowa, namamatay ng asawa, naglulugi ang negosyo, yung mga nadidepress. Ngayon, pati bata, mataas na rin ang population ng mga pasyente ng mga bata na nadidepress. So, ang ginawa nila ng mga scientists, binigyan nila ng DHA, mga bata, 6 to 12 years old na may depression, di ba? Tapos, napansin nila, yung kalahati ng 50% of those kids na may depression, nabawasan ang symptoms ng depression, di ba? Tapos, yung iba naman sa kanila, yung 50%, nawala ang depression. So, which means to say, pwede pa ang DHA pang gamot ng depression, hindi lang sa bata, pati sa matanda, di ba? Sa mga teenager, yan ang problem. Marami na di-depress sa teenager, kaya marami na sa suicide, lalo na itong pandemic. So, bakit di pala ang DHA sa depression nakakatulong? Bakit daw? Kasi ang DHA, pinapaganda raw niya yung blood flow sa brain. Diba? Sa depression pala, ang blood flow sa brain is decreased. So, when you increase the blood flow to the brain, it helps and aids in improving depression. Yun. Tapos, sabi nila, ito pa, gumawa sila ng, meron naman silang mga pasyenteng tinest na may bipolar. No? Binigyan nila ng 1,560 milligrams ng DHA na 6 weeks. So napansin nila na nag-reduce ang symptoms of mania and depression in patients with juvenile bipolar disorder. Kasi ang bipolar, di ba, kundi hyper, depressed, di ba? Yan ang problema. Yan ang mga nangyayari sa bipolar. So, yan, nabawasan daw ang symptoms of mania and depression with in juveniles, teenager yan eh, na may bipolar disorder. Ang DHA pala, di ba? Pinapababa din ang incidence ng allergies ng bata. So, di ba, may mga batang sipunin. Di ba, tagos ng sipon. Ako, sabihin mo, alam mo, i-DHA mo yung banak mo. Kasi mahusay ito para mag-improve ang symptoms ng allergies. Di ba? So, they are able din sabi according to studies no yung mga binigay ng mga bata na binigay ng DHA actually hindi nasa formula na sinususo kasama ng gatas
Di ba pinasususo yung mga bata ng gatas? Yung gatas may DHA. Meron silang mga bata na hindi walang DHA yung gatas. Merong formula. Merong mga bata na yung formula walang DHA. So napansin nila na hindi sakitin ang mga bata na nagdede ng formula na may DHA. Diba? Yun. Tapos, napansin din nila na sa mga pasyente, yung mga nanay na uminom ng DHA nung buntis, walang masyadong wheezes pag may hika, pag hinihika sila. Actually, hindi ko alam paano nila ginawa yan. Eh, buntis, paano na lamang may hika yung bata? So medyo duda ako dyan. Ba't nandila sinulat ko kasi may studies ngang ganyan. So, ibig sabihin lang, ang lahat ng yan, ng studies na ginagawa nila, indicates that consumption of DHA during pregnancy by the mother may help in the reduction of allergic diseases, even asthma. So, hindi lang, kunwari, sa pamilya, merong mga mahika, tapos sabi ng mother, ako, ayoko sana hindi magkahika itong anak ko kasi grabe yung hika sa pamilya namin. Mas ma-DHA mo na. Diba? So, pag nakikita mo, yung mga, pag nagsasabi, pag alam nyo na yung mga mothers, eh, hikain, ay naku, mag-DHA ka na para yung anak mo hindi maghika. Yun. So, na-establish nila yan sa studies. So, isa pa, yan, dolab na yan. Yan dolab na yan is the a group that is performing studies on DHA. So, ang sabi nila, yung daw mga batang hindi masyadong, di ba may mga bata minsan hirap patulugin? Tulog ka na, ang tagal matulog. Ang sabi ng study na yan, kasi kulang ang DHA ng mga batang yan. So ang ginawa nila, sinupplement, binigyan ng mga DHA yung mga bata. So, ayan, reduction of nighttime disturbances, di na nagising. Tapos humahaba pa yung tulog by about 58 minutes or about an hour. Diba? So maganda. So mga obese children, kung ang anak ko eh, kung bata pa yung anak ko, di ba? Halos ganyan kataba yung anak ko noon. Dahil nga, hindi maganda yung diet niya. No? So, sa obese children, maganda ang DHA kasi it can reduce glucose levels in the blood. Kasi di ba, pagka mataba, tapos yung glucose levels persistently high, eventually yung batang yan magkakaroon ng diabetes. Almost sure na magkaka-diabetes yan. So, ang DHA makakatulong para mapigilan na magkaroon ng diabetes ang batang yan in the future. Di ba? Pabababain niya ang glucose levels at insulin. Inagawa niyang sensitive ang insulin. Kasi pag sensitive ang insulin, nagbabind sa glucose, ibig sabihin, mababa ang blood sugar. Nakakatulong din ng DHA para pababain ang cholesterol sa mga obese children, di ba? Yun. So, for children naman na merong insulin resistance, eh, we use magandang supplement ng DHA din. Di ba? Yung mga resistance sa insulin. Yun. Dapat pala dalawang chuk-chuk. Yun. Oh, ayan pa. Sampa, magandang DHA sa bone development. Diba? Siyempre, ang bata. Diba? Lumalaki pa lang yan. So, yung mga bones yan, kailangan actively growing pa. Kundi, magiging bansot yan. So, ang DHA, sabi sa study, eh, supports osteoblasts. Diba? Ang osteoblasts are the ones responsible for the bone developing or growing the bones, no, para maging healthy ang bone. Tapos nag-ano rin siya. Ang DHA din daw sinusuppress niya yung inflammation. Eh ano ngayon kung suppress yung inflammation? Pag sinuppress mo yung inflammation, kasi pag sobra-sobra ang inflammation, 'di ba, chronic diseases. On top of that, magkakaroon ng tinatawag na ma-activate mo yung osteoclast na yan. And may osteoclast, these are the cells that are responsible for breaking down the bone. So, pagka may DHA supplementation, masosuppress ang inflammation, hindi magpo-produce ng osteoclast that will destroy the bone. Plus, ang DHA daw, maganda para ma-absorb effectively ang calcium. Diba? Kasi kahit uminom ng calcium, kung hindi naman na-absorb ng body mo, eh wala rin saysay. Diba? Ang DHA din, on top of that, yun nga, sabi nga, nakaka-improve ng respiratory illnesses and diarrhea in the first 12 months of life.
Kasi, yan ang sinasabi ko rin kanina. So, paano nangyari yan? DHA, yan ang ginamit. Yung formula, yung gatas ng baby, may DHA. Pagka ito DHA na yung bata, na binigyan mo ng DHA yung bata na nakahalo sa formula, eh, less ang chances na magkaroon ng respiratory illnesses, ubo, sipon, yan, nabawasan. Hindi gaano nagtatae ang bata. Chances are less and chance ang opportunity o pagkakataon na mag-diarrhea yan pagka naka-DHA. O ang DHA, maganda raw. Ang problema kasi sa attention deficit syndrome, eh yung mga gamot na iniinom, magkakaroon ng maraming side effects, di ba? Tapos minsan hindi kayang natotolerate inumin ng bata. So, research has found that lower levels of omega-3 are present in ADHD patients. Magkinumpara mo doon sa walang ADHD. So, pag may ADHD ka, ibig sabihin mababa ang DHA levels mo. Diba? So, bigyan mo raw ng 750 milligrams per day, makikita mo mag-i-improve ang symptoms ng ADHD sa bata, sa development ng babies. Diba? Sabi nga natin, ang DHA is essential for brain and eye development sa babies. So, diba, ang bilis ng growth ng brain in the first 2 years of life. So, pagkakulang ka sa DHA, may problema, may hindi magde-develop effectively ang brain mo, di ba? Bababa ang DHA levels mo, hindi magiging capable ang bata effect mag-solve ng problem, hindi capable ang bata to solve problems efficiently, di ba? Yun. So kaya kailangan ang mother din habang nagpapasuso, nagdi-DHA kasi naililipat din daw yun sa bata. So sa preterm babies naman, yung mga preterm babies, ang problema kasi, pag ang DHA na nakukuha ng bata sa nanay, third trimester pa. So ibig sabihin, pagka ano, pinanganak ng, ang tawag dito, wala sa buwan, yung bata, edi sabihin walang DHA yung bata. So yun ang problema. Kaya kailangan, ang nanay ay nagdi-DHA na rin, kahit na hindi pa siya nanganganak, para daw transfer mo na ang DHA sa baby. The plus, kailangan pag pinasuso daw ang bata, may DHA, kulang sa buwan o preterm, kailangan pasusuhin mo na rin ng may DHA na formula. Ang DHA, ngayon, okay sa baby, mga bata, okay ng mga advantages ng DHA. On top of that, syempre, magandang ang DHA sa development ng mata, no, eye diseases. Ang problema ito, pang-adult lang to. So, sa eye conditions, no, normal yan, nakakatulong ang DHA, mapigilan ang diabetic retinopathy sa adult. Diba? Dinagdag ko na lang to, no? Kasi hindi nga ito pang matanda. Sakit ng banat. Ay, pang bata. Sakit ito ng matanda. So, sa kaliwa, normal. Sa right, diabetic retinopathy. Kung may diabetes ka, uncontrolled, yan ang nangyayari. Pumuputok ang ugat sa loob ng mata mo, sa likod ng mata mo. May kita yan ng doktor, yan, ganyan. Tapos, glaucoma. Kasi ang glaucoma, blinding eh. Sa glaucoma, makita nyo naman ha, nakikita nyo, parang wala naman nangyari, hindi naman malabo ang mata. Pero dadating yung araw, bigla-bigla, wala ka nang makita. Black. Kasi tinan mo, ang nawawala sa glaucoma una, gilid. O, maliwanag, di ba? Kita si Rizal. Kita pa rin si Rizal, pero wala na yung gilid. So, yun ang nangyayari sa glaucoma. Mapokontrol yan ng DHA. At may studies po dyan. Yan ang maganda. Nagulat mismo ang mga nag-aral tungkol sa DHA na, uy, maganda pala yung DHA sa glaucoma. Ganun sila ka-amaze. They did not expect that DHA is effective against glaucoma. Plus, kung ikaw nagko-contact lens, di ba meron yung, ako hindi ko matolerate ng contact lens kasi nagda-dry eye ako. Yung mga merong hindi makatolerate ng contact lens, nakakatulong ang DHA para mag-improve ang symptoms that are related to discomfort and that is related to contact lens wear. Yung discomfort, yung dry eye, di ba? Yung effect niya para kang, kung nagdi-DHA ka, orally, may effect ng para kang naka-steroid na eye drop. So, nakakatulong. So, sino pwedeng gumamit ng product? Eh, di, pamula batang 1-0 years old. Di ba? Hanggang sa anong tawag nila niyan? Centenarians, di ba? Yung 100 years old. Yung mga meron ng 100,000 pagka tumanda, umabot. Lahat yan pwedeng gumamit ng DHA. Sino pa yung mga mahina ang immune system, di ba? To promote immunity. Kasi nga, meron yan zinc.
Meron siyang probiotics. So, pinapaganda niya yung bowel movement. Tapos, meron siyang B-complex. Di ba? B is the vitamin of life. So, 13 years old to 18 to promote growth. And DHA induces the production of osteoblasts. Now, osteoblasts are bone cells that causes bone, that provides development and bone growth, that encourages bone growth. So, mga buntis, bawal ba ang DHA? Hindi! Sabi na nga, di ba? Kailangan ng buntis ang DHA kasi yung bata, hindi naman makapag-process ng DHA yan. So, pregnant women, kailangan mag-DHA. Tapos, preterm, di ba? Para pag nag-preterm yung bata, eh, mga DHA yan. Tapos, silver hairs when ang seniors. Kaya nga, 0 to 100, pwedeng mag-DHA. Bagay mag-DHA. So, ayan, from child to adult, it's suitable for every person in the house. Okay naman, an advantage ng Dr. Vita DHA strawberry gummy, it's good to eat, di ba? Malasarap yung lasa kasi parang strawberry milk siya. No? It's very nutritious kasi may B, di ba? May probiotic. Tapos may, ano siya, zinc. Di ba? Zinc is involved in several functions of the body. Natural yung pinagkukonsource ng ating DHA, di ba? And you can use it to replace snacks, di ba? I guess it is ideal to, or it is best, or it is highly recommended that every child should actually be given Dr. Vita DHA with B complex and zinc. Diba? Kasi nga, hindi na maganda ang diet ng mga anak natin, mga bata ngayon. So, yun ang Dr. Vita DHA. I hope na nakita niyo yung relationship ng brain development at saka kung saan pumapasok ang DHA.